In humble huts all across the archipelago, important work is taking place. It is the work of teachers and students coming together to preserve tradition, blending the ancient knowledge with engaging teaching methods, enlivening for a younger audience the ways of the past, or simply bringing communities together to judge what is valuable, what must be taken on the journey forward. In this season of Dayaw, we visit the schools of living traditions to listen to the voices of those who have made it their mission to preserve cultures, to see in the eyes of the young a world that they will gladly inherit, preserve, and pass on. This is what it means to be Sisidlan, a bearer of culture, a school for living traditions. The few tourists who have reached Balut Island in Sarangani, Davao Occidental, have all come away marveling at the pristine beauty of the island. From General Santos City, the boat ride takes 7 to 8 hours. In our continuing exploration of the schools of living traditions, we travel to Balut Island, to a center where aspects of Balaan and Sangir traditions are being preserved. The journey to Sarangani was long, traversing mountain ranges and then the Davao Gulf to get to this little island on the southern tip of Davao Occidental. But here, we found a school where even the simplest of traditional activities was taught. With love, with integrity, with the simplest and most honest of visions, by cultural workers motivated by the loftiest of ideals. Balut Island is located at the southern tip of Mindanao. Tayo po yung pinakalast island ng Pilipinas. Tayo po yung border crossing ng between Indonesia and Pilipinas po. Balut, also known as Malulong, is home to settlers of both the Balaan and Sangir people. Ang mga Balaan po ay nasa highland. They are members of the indigenous people. At ang mga Sangir naman po, sila ang mga kapatid nating mga Muslim. Ang kaibahan po ay ating paniniwala. Ang ating mga kapatid na Sangir, sila po ay mga Islam, tapos tayo naman pong mga Balaan ay mga Kristiyano. May Balaan din nakatira sa mga along the seashore. Then pagkatapos naman, pupunta sila ng bundok. So doon sila nag-farm at saka doon sila naghanap buhay. Ang Enhanced School of Living Traditions po ay nag-start last 2016 sa tribo nating Balaan at saka sa Sangir.
ilan na lang po ang nagpa-practice ng ating kultura. Ang ating vision is to preserve the culture and arts na pawala na po. May three form of arts po tayo. Yun ang mga important na arts ng Blaan at sa Sangir na pawala na po. Ang mga masters po natin ay yung mga matatanda na malapit na rin silang mawala. Sila yung mga experts natin, ginawa natin mga masters. So, ilan na lang po sila. Kaya po binigyan natin ng pansin ang mga kultura na yan, ang mga arts na yan, para hindi po mawala. On this remote island, one would think that so much of the traditional culture has already been preserved. But as we were to find out later, many facets of Balaan and Sangir culture have already been lost. What remains and what must be steadfastly preserved is now in the hands of young teachers and students. Preserving facets of a culture, even in island paradise, is a difficult work. To hear the actual voices of the young teachers and students involved in the School of Living Traditions is to be inspired by their steadfastness, their undeniable sense of duty. Performing arts, doon ang ating mga traditional musical instrument playing, Sangir at Sakablaan, yun po ang ating mga katutubong sayaw. Lima, Pakanoa, Tamikirini, Ekarebine, Bao, Panat, Inainalaido, Panatalaido, Pamilang, Kare. Pa, Lima, Nung, Pito, Wow. Yung klaseng sayaw kanina, yan ang tinatawag ng wedding dance. Tinuturo ko sa mga bata dahil balang araw ay tayo ay mamamatay para mayroon naman silang malaman kapag mawala na ako dito sa mundo, sila naman magpapatuloy ang aking nalaman ko. Masaya naman kasi alam ko, nalalaman ko yung ano yung sayaw nung ninuno namin at natutunan ko kung paano magsayaw. Hindi naman gaano kahirap kung paano mag-practice nung sayaw nila, sayaw namin. Gusto kong matutunan ang sayaw para hindi lang sa ibang tao ang kasi iisang mga tao may interes na sumayaw. Ako gusto ko talagang sumayaw lalo na yung aking sayaw ng aming tribo. Gusto ko talaga matutunan yun. Kasi yung practice namin mga 5 days bago yung pag-perform namin sa aming barangay. Okay naman po yung mga bata
may mga iba na matigas din ang ulo minsan, pero may iba din na gusto rin in yung may interest sila. Kami mismo ni Geraldine yung sasabi na ito may mga bisita daw na paparating, tas kami yung ano yung parang magli-leader sa kanila, yung ganun yung mag-inform sa kanila na ganito yung gawain. Sa batch po namin, ako yung pinakabata. Tapos ako po yung unang nakatuto ng tinikling. First time kong pagtapak is naipit po ako. Ang sakit. Mas mabilis pa dun kanina. Nagko-choreo na po ako. Yung saya po namin doon sa bukid, ako po yung nagturo noon. Lahat ng nalalaman ng ninuno namin sa aming kultura, dahil baka sa pamamagitan ko ma-preserve ko yung ano yung ginawa nila sa una at naipasa nila sa akin, at gusto ko namang ipasa sa iba. Proud na proud ako na maging Blaan, kasi gusto ko talagang matutunan lahat-lahat ng mga yung matanda sa unang panahon. Gusto ko talagang matutunan kung ano din ang kanilang mga nasa kanila. Gusto ko rin yung magawa ko rin yun. Gusto ko magturo ng mga para marunong rin sila, mga kapatid kong sangir na hindi marunong sumayaw, tuturuan, hindi marunong mag-kulinary, hindi marunong mag-kulintang, tuturuan ko. Sino man ang willing na maging marunong magkulintang o magkulinary. Food is an integral part of any culture and perhaps one of the most attractive and easy to learn. The natural resources of Balut Island make for simple, if interesting, culinary traditions. Karamihan po sa ating mga kabataan ngayon ay hindi na alam kung ano yung mga katutubong luto natin. Kaya po, yan ang isa sa ating mga form of arts na tinuturo po natin sa ating School of Living Traditions. Ang manok, isa sa mga putahe natin ay ang ginata hanok, pankakunil. Yun po ang ating ginatang manok na nilagyan natin ng yellow ginger. Ating parang inasal, yun po ang flanggang. Ang ingredients din natin ay meron din siyang yellow ginger, may mga ibang sangkap po. Yung
sa rice naman natin ay lahat ng nakatayo, nakatindi na parang mountain, parang bundok, ang tawag po sa kanila nidang. Pero depende po sa kulay yan. Pag itim, yun po ay pinitampnaan. Yung yellow po, yun ang laurel or knunilk naan. At saka yung tatlong kulay, white, yellow at saka black, yun po ang sinibal. Sa isda naman po, ang pagkaluto natin ay luyot. Luyot po yung niluto sa kawayan. At saka yung isa naman po ay bnangoy, yung binalot natin sa dahon. Ng sangil po, yung tinadtad. Yung bigas, anuin muna, yung badbad sa tubig, tapos ipatulo sa ano yan. Tapos, pagkatapos din, ibabayo. Tapos, i-ano yun sa, yung tawag dun? Sasalain. Oo, sasalain. Dalawang beses yun po, yung pino, mas pino pa dun sa isang, yung first time. Sa pangalawa, yung pino na. Pagkatapos, yun na po, yung asukal, lalagyan ng tubig, ihahalo na sa ano, yung pino na, ano, yung bigas kanina. Pagkatapos, yung tinawag na amik, ilagay doon, tapos, yun, kunin yung kalaha, ilulutuin na. Yun, mabilog na siya, mabuo na siya, ano ng panyalam, yung tinawag ng panyalam. Mahimong gapo na si panyalam, ma'am. Just as important as preserving tradition are the activities that can keep young minds and hands busy, hopefully providing for augmented incomes and sustainable livelihoods. Ang ating mat weaving at ang ating basket tea, pawala na din po sila, kaya pinipreserve po natin sila. Tinuturuan ko ni nanay parang gumagawa ganito. Tapos nga parang may maiwan niya kung halimbawa mamamatay siya, may maiwan niya nga gumagawa ganito din yung banig. Yung maliit ganito din. Tapos sumusunod ganitong kalaki. So kung malaki, maano na ako, malaki-laki na ginagawa ko, ganyan na lang kalaki. Sino na po yung mga tinuruan ninyo? Yung mga kapitbahay namin, yung mag-anak, yung pamangkin ko, yung mga kilala ko. Happy kami gumagawa ng yung ano ba ni. Masaya rin kami lahat. Kay nakatulong yung SLT sa amin. So, tapos... The reality of trying to run a school of living traditions anywhere in the Philippines is this. If you build it, will they come? Will young people, perhaps already alienated from their own cultures, still find value in learning and preserving their own traditions? So, dinig ko saan ang mga nakliwilid mito na mito. Ikli gambon-gambon. Nakli kumon-kumon at yun-yun-yun. Thank you.
nakakapanghinayang, nakakapanlulumo kasi iilan lang po talaga yung interesado. Yung interesado, sila yung talagang gustong gumagawa at saka ang sabi nila is naawa sila sa kanilang lola. Kaya ayaw nilang mawala yun. Kaya naging interesado sila. Yun ang isa. Ang iba naman, talagang interesado sila. Or income generating din po nila. Ang talagang dream natin sa SLT is fully transferred ang skills ng mga masters dun sa estudyante. One thing that we have to support the SLT program. Kasi na hinahinay na wala naman sa amin. Kaunti na lang mga matatanda ang may alaman ay yung may mga skills na naiwan. Kasi yung mga matatanda noon, expert sila eh. At ngayon, parang hindi na marami. Maliliit na lang naiwan yung mga tao na may skills. Yun ang gusto namin, ang programa namin. Suportahin namin ang yung SLT. Kasi gusto namin yung mga skills ng mga matanda i-transfer sa mga bagong katutubo. Some of the measures of success are if we are able to really identify a very worthy tradition and make it alive again. Because we get messages from many traditional communities that if not for the way we funded, no, the master, we identified the master and funded his work so that he can impart worthy tradition to the younger people. If not for this kind of school, the traditions would have died out, no? To persevere, to carry on, to be constant forces of preservation and learning. Despite the many difficulties of running a school of living traditions, the masters and cultural workers remain, always eager to impart knowledge, always ready to discover more facets of culture. In the world we live in, it may be the more practical choice to concentrate on efforts of developmental activities that are more in keeping with the values of a modern society. But the teachers and the masters of Balut Island remain. They know what their mission is. They know they are there for a deeper and more lasting reason. After all, it has never been an easy choice to be, in heart and in spirit, a bearer of Dayaw, our knowledge, our pride.